Hey there my friend, this is your friendly neighborhood Carl Serrano and in this video, pag-uusapan natin yung tatlong pinakang importanteng skills na kailangan mong ma-master kung gusto mong kumita ng malaki sa kahit anong klase ng negosyo. So para maunawaan nyo sa inyong mga nagsisimula pa lang magnegosyo or yung mga nagbabalak pa lang sa inyo na magnegosyo na ang sales, ang lifeblood ng negosyo, yan ang pinakang importante para magpatuloy yung negosyo mo na lumago ng lumago at mabuhay. Kapag walang sales, ibig sabihin walang benta, walang income, wala kang ibabayad sa mga tao mo, kung may tao ka, wala kang ibabayad sa mga bills mo, mamamatay yung negosyo. Kaya dapat yung itong skills na ito, itong tatlong skills na to ay ma-master mo dahil ito yung tinatawag na mga money-making skills. Okay, ma-master mo lang itong tatlo na to, kikita ka ng malaki sa kahit na anong negosyo yung pasukin mo. So, skill number one is marketing or yung promotion. Ito yung paraan para malaman ng mga tao na meron kang ganitong produkto or serbisyo na ino-offer sa kanila. So, napaka-importante na ma-master mo tong skill na to kasi ito yung tinatawag rin itong lead generation or pagkuha mo ng mga prospect, yung mga tao na papakitaan mo nung business mo or nung products na ino-offer mo para i-consider nila kung pwede ba sa kanila yung ino-offer mo. Kumbaga para mas madali mong maunawaan, ito yung paraan para magpapapansin ka sa market kasi sobrang daming kakompetensya. Sobrang daming nagnenegosyo, sobrang daming nagbebenta, sobrang nagdadami ng iba't ibang klaseng product, sobrang dami na nagbebenta ng similar na product na ino-offer mo kasi malamang sa malamang, no, yung product na ino-offer mo, meron na rin nag-o-offer niya na iba. Hindi naman kasi totoo na kapag meron kang unique product, malaki yung advantage mo. Ay, some point talaga merong ganun, pero usually kapag meron kang unique na product, ibig sabihin ikaw pa lang yung meron. Ibig sabihin wala ka pang kakompetensya at kapag wala kang kakompetensya, ibig sabihin malabo pa yung market para sa product na yan. Kaya hindi ako advocate nung kailangan may unique product ka na first in the world, first in the Philippines or whatever. So mas pipiliin ko pa yung product na meron ng mga tao na bumibili kasi alam ko may mga bumibili na lang. Magiging pagalingan na lang talaga sa marketing. Okay, kaya kailangan na ma-master mo yung marketing. So merong tinatawag na free marketing, merong tinatawag na paid marketing. So i-research mo yung mga topics regarding dyan. Pinakamabilis, pinakamadali para sa mga nagsisimula, para makapagsimula ka kagad makapag-market ay Facebook. No? Baka nga yung iba sa inyo, kahit hindi ka nag-research o kahit hindi ka naturuan, eh yun na kagad yung ginagawa mo. Nagmamarket ka sa Facebook, nagpo-post ka, nag-share ka, nag-message ka sa mga kilala mo. So that is marketing. Skill number one na kailangan mong ma-master. Skill number two is sales or selling. Okay, napaka-importante nitong part na to kasi kung meron ka na mga nakukuha ng mga prospect, ngayon bebentahan mo sila. Bibigyan mo sila ng dahilan kung bakit kailangan nilang bilhin yung ino-offer mo sa kanila, whether products or services or kung ano man yan. So, napaka-importante kasi nandito na yung pera. Okay, nandito na yung pera. Magkakarugtong tong mga to, pero nandito na yung pera, makonvince mo sila or hindi. So, palagi mong tatandaan na selling is solving people's problem. Okay, we are solving people's problem. Kaya kung walang nag-exist na problem dun sa iyong prospect na masosolbahan ng product mo, malabong bumili sila kasi hindi nila kailangan. Okay? So for example, bakit ba tayo bumibili ng ballpen? Kasi kailangan natin may pansulat. Di ba? Pag nawalan ka ng ballpen, kailangan mo ng pansulat, bibili ka ng ballpen. Hindi mo na kailangan na i-convince ka pa. Na hindi ka na kailangan i-convince nung bookstore na pagbibilhan mo ng ballpen o kung saan ka man bibili ng ballpen na maganda tong ballpen, kailangan mo tong ballpen kasi kailangan mo na talaga. So yun ang ibig ko sabihin, we are solving people's problem. Hahanapin mo yung mga tao na may problema na kayang solusyon ng kung ano man yung ino-offer mo. So dapat, syempre, win-win kayo ng customer mo kasi merong mga businesses, merong mga tao na manipulative ang ginagawa nila is pinaparamdam nila dun sa tao na kailangan nila yung something na ino-offer nila kahit hindi naman talaga kailangan ng tao. So, against ako sa ganong bagay. Kaya, ang inisip ko, ang principle ko, which is nakuha ko to sa book ni Stephen Covey na 7 Habits of Highly Effective People, which is win-win or no deal. Ibig sabihin, kailangan ako at saka yung customer ko, kailangan win-win kaming dalawa. Ibig sabihin na solve ko yung problem niya, tapos ang win siya doon at ang win sa akin ay binayaran niya ako. Nagkaroon ako ng sales. So win-win kaming dalawa. Hindi pwedeng ako lang yung panalo tapos talo siya. Hindi pwedeng siya lang yung panalo tapos talo ako. Kailangan kaming dalawa. So sa case ko, ang ginagawa ko kasi is meron akong multiple sources of incomes na may multiple business na ako. Pero hindi ako ganun nagsimula. Nagsimula ako sa isa lang. Which is online selling. Pagbibenta ng products. Doon lang muna ako nagsimula. And then later on, tsaka na siya nadagdagan. Ngayon, sa case ko, meron akong Team Genuine Academy, which is tinuturuan ko yung mga tao kung paano kumita rin sa online selling. Yung mga, kung sino-sinong mga tao na gustong matutunan kumita rin sa online selling kasi marunong ako, kaya itinuturo ko sa kanila kung paano. So, kailangan kumita sila. Kung hindi sila kumita, ibabalik ko sa kanila yung binahid nilang pera. Ganun lang kasimple. So, yun yung case ko. Yun yung example ko ng win-win. Kailangan win-win kaming dalawa. Ganun ako pagdating sa
sales. So, yan yung skill number 2 na kailangan mong ma-master kasi nandiyan na yung pera eh. Yan na yung magiging deciding factor kung kikita ka or hindi. Skill number 3, okay, napaka-importante nito, which is follow-up. Okay, follow-up. Sa anong, kahit anong klase ng negosyo, napaka-importante ng follow-up. Based on my experience, 98 to 99% ng aking sales ay hindi nang galing sa selling part, meaning yung binentahan ko, nakita nila yung product, bumili agad sila, or yung tinatawag na on the spot. Hindi, nanggagaling yung sales ko, 98 to 99% ng sales ko nanggagaling sa follow-up. Meaning, nakita nung customer ko, nag-market ako, nakita ng customer ko yung product, nakausap siya ng isa sa mga tao ko, binentahan siya, hindi agad siya bumili. Then, dito na nag-kick in si follow-up. So, finalo-up siya ng finalo-up, and then after a couple of weeks, and even months, and even years pa nga eh, even years, tsaka siya nag-decide na bumili. So, ganun talaga. I-expect mo na ganun talaga. Hindi ko masasabi na ganun rin yung magiging statistics sa'yo na 98 to 99%, hindi. Pwedeng mas mababa, pwedeng mas mataas, hindi ko alam. Pero napaka-importante ng follow-up kasi hindi talaga bibili agad-agad ng isang tao eh. Pero hindi ibig sabihin, hindi porket hindi nila grinab yung offer mo, hindi nila binili kung ano man yung ino-offer mo, hindi na sila bibili kahit kailan. Most of the time, ang pinakang problema lang nila, wala pa silang pera, wala pa silang budget para dyan. May pera sila, pero hindi naka-budget para sa kung ano man ang ino-offer mo. So, dito napapasok si follow-up is para malaman natin kung kailan yung tamang time na bibili sila. Unfortunately, hindi natin kayang hulaan. Okay? Hindi natin mahuhulaan kung kailan sila bibili. Hindi natin kayang mahulaan kung kailan nila igagrab yung ino-offer natin. Hindi natin alam. So, dito napapasok si follow-up. Kaya mag-i-schedule ka ng mga follow-up para malaman kung ito na ba yung tamang time. Ang pinakang purpose na naman talaga ng follow-up is alamin mo ito na ba yung tamang time para bumili siya. Kumbaga parang ganoon na lang yung sinasabi mo sa ano eh, sa customer. Hindi 'yun eksaktong sasabihin mo sa kanila, syempre, pero 'yun yung pinakang purpose ng follow-up. Inaalam mo kung ito na ba yung tamang time. Hindi pa, pag sinabi nila lang hindi, sininzone ka or ni-reject ka pa rin, next time, follow up ulit. Ito na ba yung tamang time? Baka this time ito na. Next week, follow up ulit. Next week, follow up ulit. So sa case ko, weekly kasi kami nagfo-follow up. Hindi pala weekly, daily. Okay, daily. Ibang-ibang tao naman kasi yung ano, fina-follow up namin. And sobrang dami na rin naman namin kasing leads or prospect. So follow up kami ng follow up. Baka ito na yung tamang time, baka ito na yung tamang time. So kumbaga nagbabaka sakaling kami na ito na yung tamang time na may pera sila at willing na sila mag-decide. Kaya marami kami ng mga ewan ko kung may na-encounter ka na ganito, na meron kang prospect, tapos inofferan mo, hindi bumili sa'yo, nireject ka, at dahil hindi mo naiintindihan yung power ng follow-up, pinabayaan mo na siya kasi akala mo nireject ka na, tapos malaman-laman mo, bumili sa iba. Tapos ang malupit, same pa nung product na ino-offer mo, or same nung service na ino-offer mo. Ganun ang mangyayari kapag hindi ka nagtsatsagang mag-follow-up. Ganun ang mangyayari pag hindi mo naiintindihan yung power ng follow-up. So palagi nyo itong tatandaan, the money is on the list, the fortune is in the follow-up. So bibigyan ko pa kayo ng additional example pagdating sa follow-up. Magagaling yung mga malalaking businesses pagdating dito. Mapapansin nyo yung mga commercial sa TV and even sa radio, may mga, usually may mga kanta sila, di ba, na ginagawa. At yung mga kanta na yun, usually hindi naman talaga maganda, di ba, nakakairita pa nga minsan pakinggan. Pero, okay, ito yung malupit. Na-LSS tayo, o yung last song syndrome, yung paulit-ulit mo siyang naririnig kahit nakakairita, maya-maya, namamalayan mo, nakikikanta ka na. Na-experience nyo na ba yung ganun? So, comment ka dyan sa ilalim kung naka-experience ka na ng ganun. So, marketing strategy ang tawag doon. Okay? It's also a form of follow-up. Kasi naiintindihan rin nila na hindi porket nag-market sila ng product, yung mga businesses, eh, automatic bibili ka na. Kaya paulit-ulit nila yun pinapakita sa'yo at naka, ano rin, may psychological trick rin sila na ginagawa para maalala mo or pumasok sa subconscious mind mo yung product or yung brand na service na ino-offer nila. Para pag dumating yung time, halimbawa, detergent bar yun or detergent na product yun, kasi yun ang pumasok sa isip ko, no? Detergent na product yun, pag dumating yung time na nasa mall ka na at namimili ka ng detergent na product, yun ang pipiliin mo. Okay, dahil paulit-ulit-ulit mo siyang naririnig, pumasok sa subconscious mind mo. Tapos hindi mo naman namalayan na kung bakit yun ang pinili mo. Sasabihin mo kasi maganda, kasi hindi naman talaga yung totoo yun eh. Kasi paulit-ulit mo na siyang nakikita at naririnig, kaya yun ang pinili mo. So that is the power of follow-up. So another term dun is consistent exposure. Okay, consistent exposure ng kung ano yung ino-offer mo para matandaan ng tao. Kasi nga sa sobrang dami ng nagpo-promote, hindi nila matatandaan lahat yan. May similar product na magkakaibang brands, hindi nila matatandaan yan. Sobrang ingay ng market. So dito ang advantage ng mga magaling at matiyagang nagfa-follow up. Kasi consistent yung exposure na pinapakita nila sa mga
tao. Consistent sila sa pagpapakita ng mga tao. So ito yung nagdi-differentiate, isang malaking factor na nagdi-differentiate sa mga successful na businesses at sa mga hindi. So bilang baguhan sa negosyo, ito lang tatlong skills na to kailangan mong ma-master, and it will take years bago mo siya ma-master. Merong tinatawag na 10,000 hours of greatness. So ibig sabihin, for 10,000 hours bago mo ma-master yung isang bagay. Hindi naman straight, no? Di naman, natutulog tayo, kumakain tayo, di ba kung ano-anong extracurricular activities na ginagawa natin. Pero for 10,000 hours dapat ginagawa mo yung isang bagay na gusto mong ma-master para ma-master mo siya. So kaya na-master ko itong mga bagay na to. Actually, hindi ko kinoconsider pa yung sarili ko na master kasi tuloy-tuloy pa rin ako na nag-i-improve at nag-aaral. Pero 7 years na ako sa negosyo na to. So ibig sabihin, lampas-lampas na sa 10,000 hours yung pag-aaral ko sa skills na to at pag-apply ko sa mga natutunan ko. So, I hope marami ka natutunan dito sa video na ito. Kung nagustuhan mo, click mo yung like and i-share mo rin to sa mga kilala mo, friends mo, relatives mo na alam mo matutulungan itong video. So, question of the day, ano yung pinakang tumatak sa isipan mo dito sa training na panood mo? I-comment mo dyan sa ilalim nitong video na ito. So, I hope marami ka natutunan. Make sure apply mo yung mga natutunan mo. Once again, this is your friendly neighborhood Card Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time. Gusto mong magnegosyo pero hindi mo alam kung paano ka magsisimula? Meron akong ginawang free video tutorial kung saan ituturo ko sa'yo kung paano ka makakapagsimula ng iyong online negosyo for as low as 2,000 pesos. Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta ka sa aking website www.carlserrano.com. So once again, that is www.carlserrano.com. Enjoy learning!